ng ating pag-aaral, pinamagatan nating magpakabait na lang. Yun naman talaga ang magandang gawin. Hebrews 13:16. And don't forget to do good and to share what you have with others, because sacrifices like these are very pleasing to God. Magpakabait na lang. Ruth 1:1-3. Sa Israel, nagkaroon ng taggutom sa buong bayan. Kaya't ang mag-asawang Elimelech at Naomi na mga taga-Bethlehem ay nagsamantala munang naniraan sa Moab kasama ang kanilang mga anak na sina Mahlon at Chilion. Namatay sa Moab si Elimelech at naiwang byuda si Naomi. So may nawala kay Naomi. Una, crops, food security sa sariling bayan nawala. Kaya kinailangan mga ibang bayan para doon makipagsapalaran at humanap ng hanap buhay. And then nawala ang kanyang husband, ang kanyang karamay, ang kanyang security, ang kanyang asawa. Pero may natira. At sa mga mawawala sa kwentong ito, ang gusto kong bigyan natin ng pansin yung mga natira. May natira siya, dalawang anak na lalaki. Ruth 1:4-5. Ang dalawa nilang anak ay nakapag-asawa naman ng mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Ngunit pagkalipas sa mga 10 taon, namatay rin sina Mahlon at Chilion. Kaya't si Naomi ay naulila sa asawa at mga anak. So bukod sa namatay ang kanyang asawa, nawalan siya ng bayan, nawalan siya ng hanap buhay sa sariling bayan, ngayon, yung dalawang anak naman ang nawala. The 2 sons, 2 loves, and 2 security blankets niya dapat. Sandala ng matanda ang anak pag tumanda na ang magulang. Pero ngayon ay nawala ang dalawa niyang anak. May maiisip pa ba kayong mas malungkot sa ganyang kwento? Pero may natira. 2 manugang na babae. Ta-ta-ta-tan! Yan ba ay masaya o malungkot na natira ang mga manugang na babae? Pero tingnan natin kung ano nangyari kay Naomi. Ruth 1:6-7. Nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng masaganang ani. Kaya tumanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Naglakbay nga silang pabalik sa Juda. So magiging balikbayan sila kung saan na naman may pagkain. Nung nawala ang pagkain sa bayan nila, nag-ibang bayan. Ngayon, nawala na ang kanyang mga anak na lalaki, nawala ang kanyang asawa, 2 manugang na babae na tira. At nabalitaan, okay na naman ang buhay sa sariling bayan. So uuwi na itong si Naomi. So, may natanggal, may nawala sa kanya, sariling bayan, hanap buhay noon. Ngayon, may binalik. Ang ibinalik, sariling bayan na naman. At nabalitaan nila, may kasaganaan. Kaya babalik sila doon. Ruth 1:7-10. Naglakbay nga silang pabalik sa Juda. Ngunit sa daay sinabi ni Naomi sa kanyang 2 manugang, umuwi na kayo sa dati niyong tahanan at manirahan sa inyong mga nanay. Kung paanong naging mabuti kayo sa mga yumao at sa akin, naway maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. Itulot nawa ni Yahweh na kayo'y makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya. So sa daan, daladala niya ang 2 manugang, naisip-isipan ni Naomi na pauwiin na lang sa kanilang mga dating mga bahay ang 2 babaeng naging byuda na rin. At sabi niya, kung paano kayo naging mabuti sa mga anak kong yumao, maging sa aking husband na yumao, sa akin, yun nawa ang isukli sa inyo ni Yahweh. Di ba napakagandang policy yun? Na maging mabuti tayo lagi, magpakabait na lang, magpakabait. Para yun ang isukli sa atin ni Yahweh sa mga panahon na kailangan natin naman ng kabaitan ng kapwa sa atin. At sila'y hinagkan ni Naomi bilang pamamaalam. Here we see letting go. Isip niyo si Naomi na wala ng asawa, na walang 2 anak, eh dapat kapit-tukuan na siya sa kanya 2 manugang. Parang, ako na lang ang alagaan niyo, ako na lang ang intindihin ninyo, pero here is a very mature kind of love. Letting go. Sabi niya, nawa, umuwi na kayo sa inyong mga sarili-sariling nanay. Nawa, makapag-asawa pa kayo. Total, mga bata pa kayo. At ang lumigaya pa kayo sa buhay. Magkaroon kayo ng mga second chances at happiness. Hayaan nyo na akong matandang uuwi sa sarili kong bayan.
Letting go of what could really not be one's own could be very liberating. Ano ang mga nakasanayan natin na nandyan na hindi naman talaga atin, hayaan nating lumipad, lumaya, para sila man ay magkaroon ng mga sariling buhay. Yan man ay tao, bagay, o anuman, na hindi naman talaga atin, willing tayo dapat na pawalan, to let go. And then, she gave a blessing. Anihin ang tanim na kagandahang loob nyo sa aking asawa, sa inyong mga asawang aking mga anak. So, napakabait na biyanan nitong si Naomi. Ngunit, napaiyak ang mga manugang at sinabi sa kanya, hindi namin kayo iiwan. Sasama kami sa inyong bayan. So, mabait na biyanan nga ito kasi biruin nyo, ayaw iwan ang mga manugang. At mababait din ang mga manugang, ha? Ayaw iwan ang biyanan na matanda na. Ruth 1:11. Sumagot si Naomi, mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Hindi na ako magkakaanak pa upang inyong mga pangasawa. Kasi nang kaugalian ng araw, pag namatay yung anak mo lalaki, at may iba ka pang anak na lalaki, pakakasalan nila yung nabyuda nilang ipag. Ruth 1:14-18. Pagkasabi nito'y lalo silang nag-iyakan. At hinagka ni Orpa ang kanyang biyanan at nagpaalam na. Ngunit, nagpaiwan si Ruth. So yung Orpa, konting tulak lang, pumayag na, umuwi na. Yumakap na, beso-beso, hug-hug, tapos umuwi na sa kanyang nanay. Pero si Ruth hindi. Matibay ang kanyang paninindiga na hindi niya iiwan ang kanyang biyanang babae. Sinabi ni Naomi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. A very selfless kind of love, this Naomi. Yun ang pag-ibig niya sa kanyang manugang. Sabi niya, syempre, mas maginhawa naman ako kung nandiyan ka. Meron akong assistant, may mag-aalaga sa akin. Pero sige na, start your own life again. Umuwi ka na, tulad ng iyong bilas. Sumagot si Ruth, huwag po ninyong hilingin iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay. At doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan ko magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Nang matiyak ni Naomi na hindi talaga magbabago ang isip ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumutol. Si Ruth wagas ang pagmamahal niya sa kanyang biyanan. Talagang hindi siya mapipigil, hindi siya maaawat. At may lesson na binibigay din sa atin si Naomi. Huwag mo nang tanggapin ang iniaalo kung baka naman pabalat bunga lang yan, baka naman, you know, parang pakonsuelo lamang. So, matapos niyang tanggihan, very determinedly, yung alok nitong si Ruth at si Ruth naman ay hindi natinag, doon na lang niya tinanggap yung alok. O, sige, sige, sige. Magsama na tayo sa ating buhay na ito, biyahe na pauwi sa Jerusalem or sa Bethlehem, sa Judah. Ruth 1:19-21. Kaya nagpatuloy sila ng paglalakbay. Pagdating nila sa Bethlehem, nagulat ang lahat. Hindi ba't si Naomi ito? Tanong ng mga kababaihan. Sumagot naman si Naomi, huwag na ninyo akong tawaging Naomi. Tawagin ninyo akong Mara sapagkat ako'y pinabayaang magdusa ng makapangyarihang Diyos. Masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis dito. Ngunit, ibinilig ako ni Yahweh na walang anumang dala. Huwag na ninyo akong tawaging Naomi sapagkat ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos ng matinding kasawian sa buhay. So yung mga pangalan nila may ibig sabihin, yung Naomi, maaaring ibig sabihin niya ni wow, ma-blessed yan, masagana. Sabi niya, huwag yan, yung pangalan ko ay bitter. Call me Mara. So, sabi niya, itong aking mga hirap, itong mga dagok na ito, ay bigay ng poong may kapal, the Lord God. It was only an impression of Naomi, ha? Don't make a doctrine out of this. You know, a Jewish religious point of view. Sa mga point of view kasi ng mga Hudyo noong una panahon,
lahat ng bagay galing sa Diyos. Kaya kahit dago, kahit sakit, kahit masamang espiritu, galing sa Diyos. Kasi wala silang ibang mapagparoonan kung saan namang gagaling ang anumang bagay. Kaya pati yung evil spirit na sinasabi na and the Lord God sent an evil spirit to torture Saul. Yun naman pala, yun ay isang uri ng deep depression, acute depression. Pero sabi nila, an evil spirit came from God. You don't have to make a doctrine of this. This is what they thought. Yun ang iniisip nila. At hindi naman lahat ang iniisip nila ay tama dahil mga tao rin sila nag-iisip. At recorded lang naman sa scripture yung mga sinabi at iniisip nila. At sabi nitong si Naomi, dinaguhan ako ng Diyos, pinahirapan ako, so huwag niya na akong tawaging Naomi. Ruth 1:22. Yan ang nangyari, kaya't mula sa Moab ay nagbalik si Naomi kasama si Ruth ang manuwagang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay simula na ng anihan ng Sebada. Ang ganda ng timing, maganda ang senyales, kasi pagdating nila harvest season. And apparently, there was a good harvest, kasi nabalitaan maging na Naomi sa malayong bayan, kaya siya umuwi. So there was going to be food, there was going to be work. Yun ang kanilang eksena na babalikan. Ruth chapter 2:1-7. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, papunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sino mang papayag. Sa tradisyon po nila noon at maging sa ating bayan sa Pilipinas, tradisyon ito noong araw, pag kami anihan, yung mga nalalaglag ng mga palay habang gumagapas yung mga nagpuputol ng mga stock, no? Ginagapas nila, pinuputol nila yung katawan ng palay, yung mga nalalaglag yan na grain, hindi na nila yan kinukuha. May tinatawag na mga nanghihimalay sa likod nila, mga taong kapuspalad, mga walang pagkain, mga mahihirap, sumusunod sila sa nagaani para yung mga nalalaglag kanila na. It is their way of sharing with the poor. At sa Pilipinas naman, may ganong kaugalian. At yun ang sinabi nitong si Ruth, maghihimalay siya, mamumulot siya ng mga nalalaglag kung papayagan siya ng mga tunay na tagaani, tagagapas ng mayari ng bukid. It was a tradition for sharing. Sumagot si Naomi, ikaw ang bahala anak. Kaya't si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng mga uhay, kasunod ng mga gumagapas. Nagkataong ang napuntahan niya ay ang bukid ni Boaz, isang kamag-anak ni Elimelek na kanyang nasirang biyanan. Na napakayaman itong si Boaz at iginagalang sa kanilang bayan. Wow! What else can you think of but divine guidance? Sa dinami-rami ng bukid doon, doon pa namulot ng mga tira-tira itong si Ruth sa bukid ni Boaz, pagkayaman-yaman at kamag-anak ng kanyang nasirang asawa at biyanan. Di nagtagal, dumating naman si Boaz mula sa Bethlehem. Nang makita si Ruth, itinanong ni Boaz sa katiwala, sino ang babae niyan? Siya po ang Moabitang kasama ni Naomi nang umuwi rito mula sa Moab, sabi ng katiwala. Nakiusap po siyang makapamulot ng nalaglag ng mga uhay. Pinayagan ko naman. Kaya't maagang maaga pa'y narito na siya. Katitigil lamang niya para magpahinga sandali. So a very, very good impression is created here. Kasi ang ganda-ganda ng sinabi ng patulong. Napakasipag po niya. Napakaaga niyang dumating. Nagpaalam po siya kahapon pa. At ngayon, inabutan yung managpapahinga. Ngayon lang siya tumigil. So there's a good press. Yung maganda ang image na na-project. Kasi yun naman talaga ang totoong pagkatao nitong si Ruth. May lesson agad sa atin yan, mga kapatid. Be good in the sight of subordinates. Huwag tayong mga suplado at suplada sa mga clerk, sa mga security guard, sa mga sekretarya. Kasi yan ang magbubulong dun sa boss kung ano ang impression nila about us. At huwag lang tayong umarte para magkaroon ng good impression, but really good. Magpakabait na lang. Kasi yun naman ang merong magandang biyaya, yun ang magandang tanim. At tandaan, itanim ang kabaitan kahit kanino, huwag lang tayong pipili. Tulad nun, ang nataniman nitong si Ruth, yun lang palang tagakwento. Pero yun, ang nagbukas ng pinto sa puso nitong si Boaz. Ruth 2:8-11. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae.
tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang gagambalain. At kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking banga. Napakabait naman itong si Boaz, lalong-lalo na't maganda naman ang balitang nakarating sa kanya tungkol kay Ruth. Imagine si Ruth hindi iniwan ng biyanan, inalagaan, at ngayon naghahanap buhay para sa biyanan niyang matanda na. Nagpatira pa si Ruth bilang pagbibigay galang at nagtanong, "Ako po ay isang dayuhan, bakit po napakabuti ninyo sa akin?" Sumagot si Boaz, "Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyanan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko rin iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang manirahan sa aking lugar na wala kang kakilala." So the information, the beautiful image, went ahead of her. Nabalitaan ni Boaz ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob nitong si Ruth na napakabait niyang tao. Ruth 2:12, "Pagpalain ka nawa ni Yahweh dahil sa iyong ginawa. Gantimpalaan ka nawa ni Yahweh ang Diyos ng Israel sapagkat sa kanya ka lumapit at nagpakupkop." Napakaganda ng mga salitang binitawan, blessing and prophetic. It's a very powerful prayer also. Ruth 2:14, "Nang dumating ang oras ng pagkain, tinawag ni Boaz si Ruth, 'Halika rito, kumuha ka ng tinapay at isaw-saw mo sa sarsa.' Kaya kumupo na siya kasama ng mga manggagawa." Napromote natong si Ruth, hindi na siya namumulot-mulot lang, kasama na siya sa hapagkainan. At binigyan siya ni Boaz ng inihaw na sebada. Kumain naman si Ruth hanggang sa mabusog. May natira pa sa pagkain ibinigay sa kanya. Sa katotohanan, itinira niya yon para sa kanyang biyanan, para pag-uwi niya pasalubong. Aba, mukhang napakabait na rin itong si Boaz kay Ruth. Kabaitan begets kabaitan. Ruth 2:15-16, "Nang ipagpatuloy niya ang pamumulot, pinagbili na ni Boaz ang mga manggagawa. Hayaan niyo siyang mamulot kahit sa tabi ng mga binigkis na uhay. Huwag niyo siyang babawalan. Maglaglag kayo ng mga uhay mula sa binigkis para may mapulot siya." Ulit, di ba? Mukhang nagiging napakabait naman itong si Papa Boaz dito kay Mama Ruth. At sabi niya, huwag niyong pipigilan kahit ang kuhanin na niya yung tunay na harvest ng mga naitali niyo na. Hayaan niyo lang siya. Huwag na huwag ninyo siyang gagambalain. Ruth 2:17-18, "Si Ruth ay namulot hanggang gabi. At pagkatapos ay giniig niya ang kanyang napulot. Halos 5 salop na sebada ang nakuha niya. Umuwi si Ruth at ipinakita sa kanyang biyanan ang naipong sebada at iminigay pa niya sa matanda ang lumabis niyang pagkain." Yan nga ba, itinira niya pa yung meal niya para paghatian niya at bigyan niya yung biyanan niya pag-uwi. Pero inin niyo, ang dami-dami niyang napulot. Tapos, hindi pa siya umuwi, giniik niya para pagdating sa bahay nila, ready na to cook. No? Pagkatapos ipinakita niya, 5 salop, ang laki nun ha. Mabait talaga si Ruth. Pati yung lunch niya na ipinakain sa mga manggagawa, hinati pa niya para may maiuwi sa biyanan. Kasi alam niyo, pagka may mga paani, may harvest, masarap ang pakain. May kanta nga tayo nun eh, kung saan may patanim, dun masarap ang pagkain. Ganon din naman, kung saan may paani, dun masarap ang pagkain. A golden heart. Napakabait na babae. Ano-ano naman ang mga lesson na pwede nating mapulot sa kwentong ito, bukod sa nakaka-inspire, ay talaga namang punong-puno ng lesson. By the way, alam na natin, ang naging ending ha, pinakasalan ni Boaz itong si Ruth, naging first lady, at naging first biyanan itong si Naomi. Naging mariwasana ang kanilang buhay, pag-inhawa, pero ang pinagdaanan nilang hirap, hindi biro. Lesson in life, go where the food is. At i-apply nyo ito personally kung anong kahulugan nito sa inyong buhay. Kanya-kanya tayo ng detalye sa buhay. Kayo-kayo lang ang makakapag-apply niyan. Kung nasaan ang pagkain, kung nasaan ang hanap buhay, go for it. Work for food. Work well.
Kasi yung good work natin, yan ang ating credentials sa buhay. Yung ginawa mo kahapon, yun pala ang calling card mo for tomorrow's business. Yung itinerary mo kahapon, yung paningaanihin mo bukas. Yung nakita sa'yo ng mga taong kilos mo, asal mo nung last month, yung pala magbubukas ang pinto para sa'yo next month. Your work is your advertisement. It is your promo for yourself. And remember this, food goes to the good worker. Pare-pareho lang siyempre siyang may kasamang namumulot-mulot doon, pero dahil sa kanyang kagandahang loob that goes a long way back, ngayon meron siyang ani. Isa pang leksyon mga kapatid, kung kayo ay may mga manugang na, o manugang kahit isa, be good to your mga manugang. Apply this personally. Alam niyo, ang manugang hindi originally kasama sa pamilya pero naging kasama na. Kumbaga, napasabit na siya doon, napasama na siya. So sa buhay din natin, maraming sabit, maraming napasama na lang, be good. Kasi hindi mo naman alam kung sino dyan sa mga kasama mo ang magiging Orpah, sino ang magiging Ruth. Be good. Napakabait at napakabuti nitong si Naomi at siya ay umani ng mabuti. Kaya ang itanim sa puso ng manugang, ng anak, ng kapitbahay, ng hindi man lang kakilala, ay mabuti. Parang aanihin mo rin, mabuti. Kung ano itinatanim, yun ang inaani. At na-bless si Naomi kasi mabait sa manugang, mabait sa anak, mabait sa asawa, at mabait sa mga kamag-anak. Kaya kapatid itong si Boaz, na kamag-anak ng asawa niya, mayroong open heart policy para kay Ruth, para kay Naomi. Higit sa lahat yun ay una dahil kay Naomi, kasi yun ang nagdala sa kanya doon sa bayan na yun. Be good to your mother-in-law. Again, make a personal application. Kung alin, sino ang maituturing na mother-in-law ng inyong buhay? Yan ba ay totoong mother-in-law o talaga lang naging relasyon nyo dahil kamag-anak ng mahal nyo sa buhay o kaibigan ng inyong kaibigan? Ganon din yun. Merong isang namamagitan between you and that person, kaya nagkaroon kayo ng connection, be good to that person. Kasi kung mabuti ka sa iyong mother-in-law, it means being good to your asawa and to yourself. Kasi lahat ng yan, sa iyo rin at sa iyo rin babalik. Ang dumudura sa langit, siya ang nagduduraan niya ang sarili niyang mukha. Kung ano man ang ating pinapawalan, yun ang bumabalik, nagbubumerang sa ating buhay. So, na-bless si Ruth kasi mabait. Mabait sa biyanan. At mabait na masipag pa. Meron naman kasi dyan mabait pero tamad. Meron naman masipag pero hindi mabait. So hindi malaman kung itutulak mo o kakabigin. So magsipag na, mabait pa. It's a decision. Every time you wake up, every time that the hours pass, you decide kung magiging masipag o tamad. You decide kung magiging mabait o hindi mabait. So, decide to be mabait and masipag. Kasi nagtatanim ka para sa future. Future ng iba, future mo. Ba't ka magtatanim ng negative? Ikaw din ang aani mo. And very importantly, go to and stand, sit, or camp in the path of blessings. Kung saan may ilog na dumadaan, doon mo itanim ang iyong mga ugat para lagi kang may naiinom na tubig. Yung dinadaanan ng kapapala, doon ka dumikit. Yung mga tao na kitang-kita mo na blessed, ang ginagawa nila, pinagpapala ng Panginoon, mabunga, matagumpay, doon ka sumama. Kasi madadamay ka kung negative siya, at madadala ka rin naman kung positive siya. Psalm 1:1-3. Great blessings belong to those who don't listen to evil advice, who don't live like sinners, and who don't join those who make fun of God. Instead, they love the Lord's teachings and think about them day and night. So they grow strong like a tree planted by a stream, a tree that produces fruit when it should, and has leaves that never fail. Everything they do is successful. Pag daw ikay makadiyos, mabait, mabuti, daig mo pa ang puno na nakatanim sa tabi ng batis. Para kang puno na laging nakasaw-saw sa ilog, sa tubig ng iyong mga ugat. Ang mga dahon mo hindi natutuyo. Pag panahon ng pamumunga, namumunga ka. Lahat ng ginagawa mo, mabunga.
maraming aral na applicable sa ating present situation ngayon. Isa doon, gumugulong ang buhay, paiba-iba. Dumanas si Naomi ng masarap na buhay kasama ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak sa sariling bayan. Pero naiba, gumulong ang gulong ng buhay. Naging mahirap ang buhay nila ng ibang bayan, nakipagsapalaran doon. And then, nakaranas naman ng konting unlad, konting saya, nagkaroon ng mga malugang. Pero namatay naman yung asawa. At malipas ang makalipas ang 10 taon, namatay yung dalawang anak. Gumulong uli ang buhay, pupunta sa lungkot. Pero, nakabalita naman siya na wow, okay na uli ang buhay sa sariling bayan. Marami na uling ani, may hanap buhay. So bumalik naman siya, naiba na naman uli ang buhay niya. Mga kapatid, yun ang buhay. Parang gulong. Minsan napapatama ka sa hindi masarap, nalulubog ka konti sa kanal. Minsan naman ang ganda-ganda ng dinadaanan mo, nasa ibabo ka, minsan nasa ilalim. Ganun ang buhay. Accept it as part of life. Don't fight it. Don't make it an issue. Kasi mahirapan ka lang. Eh ganun talaga. Flow na lang. Maki-flow ka na lang. At dahil talagang yun ang agos, huwag mo nalang labanan and get the most out of it. At hindi lahat ng nangyayaring mahirap ay parusa ng Diyos. Kasi mabait ang Diyos. Hindi siya mahilig magparusa. Hindi siya madaling magalit. Katulad ng ipinapakita ng mga religions. Lagi kang pinapagilty, lagi kang pinagsisisi, lagi ka na lamang na pinag-aayuno. Hindi mo na malaman kung alin sa mga kasalanan mo ang dahilan, kung ba't umulan, ba't bumagyo, bakit nagkaroon ng tsunami, ba't may pumutok na bulkan. Eh, nangyayari talaga yun, natural lang yun, hindi mo kailangan isisi sa iyong sarili. Bagamat may mga talagang pagkukulang tayo, yung dapat pag-aralan, dapat natalikuran, dapat nalinisin sa ating buhay, pero hindi naman laging ikaw ang may kasalanan, kaya nagkakaganyan yung planeta. Nadadagdagan ang guilt feelings, nadadagdagan ang takot, dahil mo rin mo, anong laban mo sa Diyos kung galit sa iyo ang Diyos? Pero no, hindi mo gagalitin ang Diyos. Nangyayari lang talaga yan. Akala lang ni Naomi, pinapagalitan siya ng Diyos. Pero, interpretation niya yun. At yun ang culture nila, yun ang paniniwala nila. But it doesn't have to be sound doctrine para paghahawakan natin at i-apply sa ating mga buhay. Creation moves by its own God-designed, preset, natural law. By causes and effects. Katulad nun, nagkaroon ng drought, hindi nagkaroon sila ng tagutom. Hindi naman dahil gusto silang parusahan ng Diyos, there must have been natural reasons why it happened. Pero nagkaroon din ng natural reasons na bumalik yung yaman ng lupa. Hindi naman sinabing parusahin ng Diyos o ganding palay ng Diyos. Ganun talaga yung nature, it runs in cycles. Merong end ang time, merong end ang cycle, at merong beginning ng bagong time, bagong cycle. So, just make the most out of whatever cycle you are into at the moment. Walang personalan. Pagkamat hindi naman masamang isipin na baka may mali akong ginawa, maitama ako, baka meron akong pwedeng improvement, pero hindi laging sisisihin mo ang Diyos na nagagalit siya, pinaparusahan ka, o sisisihin mo ang iyong sarili. Ganun talaga ang nature. Paiba-iba, may mga seasons, may mga panahon. Pero ang lahat, bumabalik din sa dati. Nagbabalanse. At yung impression ni Naomi na dinagukan siya ng Diyos ay personal impression lang niya. Cultural, religious belief lang yon. Hindi kailangan gawin natin yon na universal doctrine at i-apply sa buhay natin. Na tuwing may nangyayaring nahihirapan tayo, ay galit ang Diyos. Ano ba ang Diyos isip bata? Na tuwing nagkagalit siya, paparusahan niya lahat at random. Lahat na lang magdurusa dahil galit siya sa konti. O may mga nagkamali. Yung impression na binibigay ko minsan ng religious doctrine about God is very wrong. Very unfair to God. Na ipapakilala mo siya na parang laging magagalitin. Anong laban mo sa Diyos pa siya nagalit? So matatakot ka. Ang sabi niya, fear not. Comfort. Comfort my people. Sabi sa Bible, I know the plans I have for you. Plans to give you hope, a future. Plans to, not to harm you, but to prosper you. Yan ang pangawakan natin. Hindi yung pananakot ng maraming religious leaders na tawag ng tawag na patakot-takot na walang katapusang paulit-ulit na repentance and fasting. Ito yung nalang may puputok ng vulkan, repentance. Ito yung meron nalang tsunami, repentance. Work of nature yan eh. Tingnan natin kung anong pananagutan natin. Kaya nagkakaganon yung nature na i-imbalance para yung contribution natin, ma-correct natin, ma-balance yun at tumama ang lahat. Pero hindi mo kasalanan na may vulkan. Wala pang tao, may vulkan na. Wala pang reliyon, may vulkan na, may tsunami na. Except that we were not there to know it and to record it.
Huwag nating bigyan ng bad image ang Diyos. Siya ay maibigin. Siya ay mapagpatawad pa man kahit na tayo'y nagkukulang, nagkakasala, at hindi siya natutuwa na nahihirapan ang kanyang mga anak. Ang dapat nating gawin, adjust. Use our intelligence. Use wisdom to make the most out of the little that is available at the moment. Yung hanapin, katulad nila Naomi, walang pagkain sa bayan nila, ng ibang bayan, nawala sa kanilang sariling tinitirahan, umuwi sa sariling bayan. Adjust. Ganun lang yun. Huwag natin sobrang i-dramatize. Minsan, personal responsibility ng individual talaga kung bakit may nangyayari. Minsan, corporate responsibility ng grupo. Pero kung minsan naman talagang natural process lang, cause and effect, hindi dahil may kasalanan ng mga tao, kundi yun talaga ang mangyayari. God-given na yung rules na yun of nature. When God created nature on the seventh day, He rested. Ibig sabihin, tapos ang creation. Lahat ng formula nandiyan na. Lahat ng may invento, kailangan nalang makuha, malaman mo yung law of nature para yung science, may applied science mo siya, makagawa ka ng mga engineering works, makagawa ka ng physics works, pero nandun na yung mga laws na yon. Ngayon, kahit ang banal-banal mo, nadulas ka, nabago ka, namatay ka, hindi dahil ibig sabihin na yung makasalanan ka, kasi may law of gravity. Hindi ka marunong lumangoy, isa kang missionary, isa kang makadiyos na tao, nahulog ka sa barko, nalunod ka, hindi dahil masama ka o may kasalanan ka, kasi may law of buoyancy, may law of gravity. So part of godliness is to know the works and the laws of nature, sumabay ka, igalang mo yon para ma-maximize mo ang benefit, ma-minimize ang harm, at matuto kang sumaya kahit ano yung nangyayari. Hindi lagi mong gagawing moral issue yan. Kasi pag nag-moral issue, laging merong may kasalanan. Pero bakit naman kahit takot-takot na repentance sa mangyari, may pumuputok pa rin gulukan. Parang maling image of God, yung naidodrawing ng iba. Kilalanin natin ang Diyos. Kasi even yung mga statements sa mga tao sa Bible, hindi naman sila perfect eh. Hindi naman sila God, hindi sila si Jesus na nagsasalita. So pwedeng may mga wrong silang pinagsasasabi kahit na sa Bible yung sinasabi nila. Kahit si Peter, sabi ni Peter kay Lord, ay hindi kayo pwedeng mamatay, hindi kayo pwedeng magpunta sa Jerusalem. I will not allow that. Sabi ni Lord, get behind me, Satan. You are not on the side of God, but of men. Si Peter pa yan, ha? So susunayin natin lahat ang nakikita natin sa Bible, mga sinasabi ng mga tao dyan, salain natin sa Jesus filter. Ano sinasabi ni Jesus tungkol dito? Approve ba si Jesus sa impression na yon? Approve ba si Jesus sa conclusion na yon? Jesus is the final court of appeal. His name is above every name. So dapat dalin kay Jesus ang lahat ng issues natin. Lalo pag nag-theologize tayo ng mga natural phenomena. Talaga ba? Alam natin na si Jesus nung bumabagyo, natakot yung mga disciples, ginising siya, hindi yung mga disciples ang pinagalitan niya o sinaway. Ang sinaway niya yung barko. Hindi, este yung bagyo. Hindi naman niya sinabing, masama kayo kaya may bagyo, magsisina kayo, mag-fasting kayo para tumigil ang alon. No, sabi lang niya sa alon at bagyo, tumahimik kayo. Na tumahimik nga. So in other words, hindi niya pinagalitan yung mga disciples dahil may bagyo. Meron talagang bagyo. Nangyayari talaga yun. Ecclesiastes 9:11. I have seen something else under the sun. The race is not to the swift or the battle to the strong. Nor does food come to the wise or wealth to the brilliant or favor to the learned. But time and chance happen to them all. Sabi ni Solomon, pinakamarulong na tao naglakad sa balat ng lupa. Pero bakit isa nakita katotohanan eh? Sabi niya, nakita niya na ba ito? Ito. Hindi lagi nananalo sa karera ang mga mabilis tumakbo. Minsan natatapilok sila. Hindi lagi yung pumupunta ang pagkain sa mesa ng mga matalino. At hindi ko mo magaling ang isang tao, siya yung yayaman. Kahit marami siyang pinag-aralan, hindi laging siya ang mapalad sa buhay. Sabi niya, time and chance happen to them all. And the contemporary English version says it very clearly, we each have our own share of bad luck. At sabi ng Tagalog version, ang lahat ay dinaratan ng malas. Hindi dahil lagi silang masama o sila may pananagutan. May isa pang lesson sa buhay na yan ni Naomi, laging may balancing act. Ang nature, ang creation. Pag merong kinukuha, may natitira. So mga kapatid, ano man ang nakukuha sa atin, ang paligid, ng kalikasan, ng mga nangyayari, ang hanapin nyo at ipagbunyi yung natira. Laging may natitira.
namatay yung asawa ni Naomi, natira ang dalawang anak. Namatay ang dalawang anak, natira ang dalawang manugang. Nawala ang isang manugang, natira ang isang manugang. At dahil sa isang manugang na yon, ang lahat ng nawala sa kanya ay nabalik. Nagkaroon siya ng isang bagong manugang na si Boaz, na higit na mayaman pa kaysa sa kanila noon. Nagkaroon ng balancing act. Lahat ng kinukuha sa atin, may kapalit. Kung minsan lang ayaw natin tingnan yung kapalit, nagpipili tayong ipaghanap-hanapin yung mga nawala na huwag ninyong hanapin yung nawala, huwag habulin yung tumakbo, at appreciatein kung ano ang meron tayo. Sit down, brothers and sisters. Count your blessings. Count kung ano yung natira. Count kung ano yung kapalit. Count kung ano yung meron pa. At after counting your blessings, share your blessings. Yan ang importanteng gawin natin. This is how we handle difficult times. This is how we handle challenging times. Dapat magpakabait. Kasi, ang pag-asa mo na lang, ang Diyos. So dapat magpakabait ka. Kasi ang Diyos ay natutuwa sa mabait. At pagka merong kabaitan na ibinibigay, may balance ang nature, may kabaitan na mabalik. So ibigay mo kung ano gusto mong tanggapin. Share what you want to receive or what you want to keep. Kay Naomi, nawala kanya sariling bayan, ang kapalit Moab. Nawala ang asawa, may natira, dalawang anak. Nawala ang dalawang anak, may natira, dalawang manugang. Nawala ang Moab uli, ang natira at kapalit, sariling bayan, bumalik siya. At eto, may nawala ang isang manugang niya, si Orpah, pero natira ang isang manugang, plus Boaz, so parang ang dami-dami nung natira sa kanya. Huwag hanapan ng drama ang mga nangyayari. Huwag i-dramatize ang paggulong ng buhay, ang pagbabago, ang pagkawala ng anuman, o ng sino man, kasi pabibigatin mo lang ang iyong dala. Imulat ang mata. Tingnan, ipagpasalamat ang natira, ang kapalit. Mga kapatid, ano man ang nawala na sa ating buhay? Wala naman yun nung ipinanganak tayo eh. Wala tayong dala nung ipinanganak tayo at wala tayong dadalhin pag tayo ay kinuha na ng Panginoon. You were born with nothing and you will leave this world with nothing in your hands. Kaya ang mahalaga, huwag na nating masyadong ipag-sentimiento yung mga nawala. Pasalamat na lang tayo, nahiram natin sandali. Nagkaroon tayo at kung nawala man, at least nakahiram ka, pero imulat mo ang iyong mata kasi siguradong may natira. Siguradong may kapalit. Tingnan, ipagpasalamat ang natira at ang kapalit. At mahalaga, continue to be good and loving. Continue to do good. We need each other. The present situation shows everyone how much we need God's grace. How much we need to plant and do good. Dahil dumarating ng time, aasa ka lang talaga sa bunga ng naitanim mo noon pa. So mga kapatid, anong gagawin natin? Yung doable, magpakabait na lang. Mas doable yan. Mas may benefit and dividends yan. Yan ang siguradong mayroong balik. Kasi sabi sa Bible, sabi ni Jesus, a man will harvest, a woman will harvest what he or she plants. Kung anong itinanim, aanihin. So magpakabait na lang. And wait for the Lord's beautiful balancing of your world, of our world, of our lives. God bless you all.